Nahirapan din ang ilan sa ating mga kababayan na makabiyahe sa ilang pantalan pauwi sa kanilang probinsya, gaya ng mag-ina na sa pierna na magpapasko dahil naurong sa susunod na linggo ang kanilang biyahe. Kung bakit alamin sa ulat ni Jillian Jeronimo. Rise and shine, Jillian. Apat na araw nang nasa Manila North Harbor ang mag-inang si Corazon at Princess. Noong Lunes dapat ang biyahe nila pauwing Butuan sa Mindanao, ngunit hindi pinasakay sa barko si Corazon dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Sunod-sunod naman ang naging kamalasan dahil ang pinakamaagang biyahe na kasunod ay sa December 26 na. Hindi na rin sila makauwi sa kanilang nirentahang tirahan sa Malabon dahil may iba nang nanunuluyan dito. Bayad na rin aniya ang mga bagahe nila. Ibig sabihin, sa pantalan na magpapasko ang mag-ina. Alalang-alala ako kasi nga yung sanga, gamit namin, nakita niyo po yan, ang daid-daid yan. Oh, dalawa lang kami. Oh, tapos wala na kaming pera kung ibabalik pa namin yan. Kaya sabi ko, dito na lang ho kami. Kahit na hindi pa nila alam kung paano ipagdiriwang ang Pasko, malaki ang pasasalamat nila sa mga otoridad dahil pinayagan silang maghintay sa pantalan hanggang sa pagbiyahe nilang nakatakda sa susunod na linggo pa. Ay, wala po kayong choice kundi magtiis dito. Mahalaga may nasisilungan kami. Yun din ang pasasalamat ko sa management nila na inaccept kami ng ganun. Magandang balita naman dahil wala pang biyahe ang nakakansela ngayon sa mga pantalan ayon sa Philippine Ports Authority. Tinatayaring aabot sa 57 million ang bilang ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan ngayong Desyembre dahil sa dagsa ng mga pasahero ngayong magpapasko. Sa datos ng ahensya, lumagpas na sa 50,000 ang mga pasahero sa mga pantalan kada araw. Meron po tayong mga naitatala ngayon na chance passenger. Ito po yung mga kababayan natin na hindi pa nakapag-book ng kanilang ticket tapos pumunta sa pantalan. So paalala po natin sa ating mga kababayan, bago pumunta ng pantalan, siguraduhin na meron na po silang mga ticket na naibook na bago sumakay para maiwasan po yung mga delay dahil karaniwan ito po yung ating nagiging cause of delay, yung mga chance passenger natin. Pero maliban po dito ay wala naman po tayong naitatalang iba pang antala ng biyahe at wala pa rin po tayong canceled na biyahe sa mga oras na ito. Sa December 24, may biyaheng Batangas, Iloilo, Bacolod at Cagayan de Oro, Tagbilaran. Jillian Jeronimo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.